I've been studying marriage since 1990, no? Because our work requires to process mga marriage documents, and that includes also mga problematic marriages. So I wonder, even the lawyers and the justices of the court who know the law are messing up with their relationship. Ano po, what's wrong? Na kahit napakataas ng pinag-aralan ng tao, may juris degree or juris doctorate or whatever, they still mess up with their relationship. So I discovered the secret. The secret pala is to first know the design of the marriage, which is a product of your decision. Unfortunately, hindi natin invento yung marriage, no? There was a creator who designed the marriage. And marami na nag-asawa, hindi lang tayo, no? And they also experience the same problem. Na pag merong lalaking nandi-disrespect, nagwawala. Merong babaeng hindi minamahal, nagwawala din, no? So, even the scientists became very interested. Ano ba ang pagkakagawa sa lalaki? Ano ba pagkakagawa sa babae? So, they discovered that the man was designed to be very logical, scientifically proven. So, the man will always say what they think. For the woman, they discovered the woman to be very emotional, no? They tend to say what they feel, not what they think. Kaya pag ikaw lalaki, hindi mo naintindihan niya, lagi kang mag-expect na dapat ganito kong mag-isip kagaya ako. Dapat pareho tayo mag-isip. Doon pala may problema ka na because you're expecting your opposite sex to be like you. That's a problem. And ang mga nagiging successful talaga yung, alam mo kung sino yung mga pinag-aaralan yung asawa nila. Ugali, habits, attitude, everything, likes, dislikes, pinag-aaralan nila yung asawa nila. Hindi na sila, hindi na sarili nila pinag-aaralan nila kasi tapos na sila dun eh. Tapos na. Kaya nga pag pumasok ka sa marriage daw, magsisilbi ka na sa asawa mo. Magseservisyo ka na sa asawa mo. On the other hand, sa kabila naman, kailangan pag-aralan mo din yung asawa mo. Aralan mo kung ano yung makatutuwa para sa kanya, o ano yung sasya natutuwa, ano yung mga gusto niya, yung likes and dislikes. Kasi nga, yung para sa sarili mo, tapos na. Kaya you're given all the time in the world to enjoy yourself as a single. Kaya pag umasa ka sa marriage, hindi na ito tungkol sa iyo. The law says, Article 1 sa family code, hindi na subject sa ating stipulations ang marriage. Unlike the civil contract, yung ordinary contract ang tawag doon, ordinary, kasi special contract daw yung marriage yan. So ordinary contract, ito yung pwede nating ipasok yung terms and conditions natin. Halimbawa, papagawa ka ng bahay, ilagay mo to, o kung bayad ka, bayaran mo to, bayaran mo to. Terms and conditions sa inyong dalawa. At yan yung batas ninyong dalawa na susundin ng korte, pag meron isa sa inyo, hindi binigay yung supply. Hindi binigay yung obligation. That is an ordinary contract. Subject to our terms and conditions. As long as wala kayong ginabayarin na batas, moral, not contrary to laws, not contrary to public policy, etc. That is the law between the two of you. It is called the meeting of the minds, no? Sa mga nag-aaral ng law. Sa marriage daw, sabi ng family code, is a special contract, not subject to our stipulations. Ano lang yung subject to stipulations? Yung pwede natin ipasok yung terms and conditions natin. Yung ating mga ari-arian. Diba, kung mag-aasawa ka, may dala kang napakalaking asset, bahay man, lupa man, o pera, didesisyonan mo. Yun ang binibigay na right sa couple. Dadalhin mo ba yung 1 million mo sa marriage? At ikaw, yung 2 million mo, dadalhin mo rin ba dito sa ating marriage? At magiging pag-aari ko din? At yun sa'yo, magiging pag-aari ko din? Yun lang ang pwede binigay na kondisyon, which is called the prenuptial agreement. Pag hindi nyo gusto, eh meron nga prenuptial agreement mo na. Pero kung magiging pag-aari ng marriage yung sa'yo,
even before ka pumunta sa marriage, pati sa kanya, even before ka pumunta sa marriage, magiging pag-aari ng marriage siya, magiging pag-aari ng institusyon. Whatever you own. Kaya merong box sa marriage contract eh. Merong box dyan eh. Na tinitik kung may prenuptial o wala. Now, pag sinabing not subject to our stipulations sa marriage, eh hindi mo na pwedeng pipitin sa marriage yung mga bisyo mo. Bakit? Ang bisyo ay hindi nakakatulong sa marriage. Hindi kailangan ng marriage ang bisyo natin. Ano ang bisyo? Pagpapasaya sa sarili. Diba? Pambababae, pagpapasa sa sarili mo yan, hindi ka patapos. Kung ano mag-asawa, hindi ka pasawa sa babae. Smoking. Pagiging maldita. Mga bisyo mo na nagpapasaya sa'yo as a single person. You can never bring that to the institution anymore. If you want to debate that, go to the Supreme Court. Hindi pwede. Pinakasalan mo akong maldita, magtiis ka. Hindi po pwede yun. Walang husband na natutuwa sa asawang maldita. Di ba no, sir? Yung sinasagot-sagot ka. Di ba no, sir? Oo. Hindi kailangan ng marriage yan. Hindi pwede ugali. Okay? Malinaw ang sinasabi ng batas. Tungkol dyan. Batas ng tao yan, ha? Now, tingnan natin yung batas ng creator ng marriage. Ano ang design ng marriage? May limang qualities na dapat meron ng isang lalaki para safe ka na. Ano yun? Dapat kilala ang Diyos. Pag hindi kilala ang Diyos, ang kilala lang niya, sarili niya. At yung sino mang magagaling na human being, sino lang ang paniniwalaan niya. Kaya, delikado pa, dun pa lang. Kasi pag kilala ang Diyos, takot sa Diyos, eh, hindi ka sasaktan niya. Diba? Takot sa kayang gawin sa kanya ng Diyos. Pag sinaktan niya ang asawa niya. Ano yung pangalawa? Sumusunod. Sumusunod. Kilala ang Diyos, sumusunod sa Diyos. Sinasabi ng Diyos. Pag sinabing husbands, love your wives and do not be harsh to them. Walang kondisyon. Bakit niya ako, bakit kasi mamahalin, hindi naman niya ako nirespeto. Walang ganon. Kasi stipulations natin yan. Terms and conditions natin yan. When you deal with God, wala kang opinion. Hindi ka subject sa condition. Ang obligation mo ay sumunod lamang. Susunod ka lang. Okay? Doon ma-enjoy yung benefits. Pag sumunod ka lang, may benefits ka lang kasama eh. Pag nire-respeto mo lagi husband mo, bili ka ng bili ng gamit, pero alam niya, pumapayag muna siya, naku, ramdam na ramdam niya yung respeto. Ramdam na ramdam niya na siya ay talagang minamahal mo. Kasi priority of every husband, respect. And the other would just come automatically. Maramdaman niyang mahal na mahal mo siya because you are respecting him. Now, sa babae, priority nila ay love. The more na minamahal mo siya, the more na minamahal mo siya, the more maramdaman yung respeto. Automatic yun. And love requires action. Diba? Hindi lang basta, I love you. Pinirma ako marriage contract. Mahal nga ako ito eh, diba? Ano pa gusto mo? Di pwede yun. Hindi upra yun. Okay? It denotes action. Kaya nga na-invento ang kasal, ganito, may pirmahan. Kasi ang dami nagbabagong isip eh. Kahit na nagsumpaan na verbally, kailangan pumasok yung estado, yung batas. Kasi may pananagutan ka the moment na bumitaw ka sa pinirmahan mo. This is a marriage contract. Ginawa lang nilang certificate. So, kung papansin mo, kontrata ito, pero walang detalye. Ang detalye, birthday, parents' name, age, ano by data? Diba? Ginawa nilang by data yung marriage. So, sabihin, there's something more to this. Ano yun? Job description. Job description mo as a wife, as a husband, nasaan? Nasa family ko. Article 68 hanggang 72. Sabihin niyo, ha? Silent ko sa inyo, ha? Sabihin niyo. So, ganun po ang design ng marriage. Priority ng husband is respect. Priority ng wife is love. You cannot give conditions to that. You are just obligated to obey. Now, bakit may candles? Ano yung ibig sabihin nito?
You keep your love aflame on a daily basis. Araw-araw. Dapat naroon naman, sabi ni Albert Einstein, ito, scientist to, sabi niya. Dapat yung naroon naman din yung mag-asawa, araw-araw, namimiss mo lagi. Araw-araw. Pag dumating ang isang araw na hindi mo siya namimiss, yung asawa mo, may problema. Kailangan mo na i-invite sa upuan. Pwede ba usap tayo? Meron akong hugot eh. No? Meron akong nararamdaman na parang hindi mo nasusupply yung kailangan ko. Okay? Kaya maraming ko pusing kaka-problema because sinasabi. Kaya ang isang bagay na hindi ka kumibo, nagiging habit. No? Nagiging habitual. O nag-shopping na nag-shopping. Hindi mo alam. Yung shopping, yung pinili mong item, napakamahal. Hindi mo rin alam, isusurprise ka pala niya sa birthday mo. O, may refrigerator ka nga gusto. Binili ko, matagal na to kasi hindi mo ito mapili-pili. Kailangan natin eh. E darating yung birthday mo, nag-reserve na pala siya. Hindi niya alam. O, transparency. Required sa mag-asawa maging transparent sa isa't isa. Para hindi na didismayan yung isa. Okay, ito pa. Sabi ng design ng marriage ng creator, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at makikipisan sa kanyang asawa. At sila ay magiging what? Isa. Isang katawan. One body. Sabi ni Albert Einstein. Marriage is a risk. Pag sinabing risk, pwede kumiksi o humaba ang buhay mo. Diba? Pag na-stress ka, na-stress sa asawa mo, iisi talaga buhay mo. Magigising ang lahat ng binala mong sakit. Four generations backwards. Pinanong ko na rin yung balibang doktor. Dok, totoo ba yun? Ang sakit, yung sisimula lang sa stress. Totoo din yun, di ba? Kaya pag nagising yung sakit na yan, gigising lang din yung stress. Ano yung stress? Worry. It's a medical term for worry. Yung stress. Kaya, ang stress-free life ay possible? Possible? Kasi, didesisyonan niyo. Ay, hindi ako papastress sa asawa ko. Ay, iintindihin ko siya. Uunawain ko siya. Kahit na hindi niya na-flush yung CR, uunawain ko siya. Kahit na mabaho yung paa niya, iintindihin ko siya. At may mga kilos talaga sa mag-asawa na may irita ka eh. Alam mo yun? Yung ba, ikagagalit mo kagad? Those are minor things. Di ba? Tuturuan mo, asawa mo. Honey, ano mo, maganda yata pagka hindi nyo natin ilagay ito. Di ba? Meron kang explanation. Hindi basta madali magalit. Kasi yun nga yung totoong description ng love eh. Di ba? Not easily angry. Okay, kailangan nyo sa pagsasama. Para lalong maging mainit ang inyong araw-araw ng pagsasama. Okay? So, kailangan nyo maging isa. Bakit naghihiwalay ang tao? Because ayaw nilang maging isa. Tinanong si Jesus Christ eh, pwede bang iwanan na lang ng lalaki, ng kanyang asawang babae for any reason at all? Sabi ni Jesus Christ, hindi nyo malalaman from the beginning. Iiwan ng lalaki kaya asawa. Nagko-quote lang siya. Iiwan ng lalaki kanyang magulang at makikipisan sa kanyang wife. At sila ay magiging isa. E bakit na pumayag si Moses na magbigay ng book divorce? Masagot niya, because ang titigas ng ulo niyo. Paano titigas ang ulo? Nagdidesisyon kang mag-isa. Kaya yung isa, katawan na sinasabi, isang direction lang lang ito. Isang mithiin, isang destiny, isang likes and dislikes. The more na kilala niyo yung bawat isa, the more na mas madaling magsama eh. Di ba? Less stress talaga eh. Ate ka muna, tatanungin ko muna asawa ko kung ano masasabi niya dito before I decide. Kaya huwag niyong susurprise lagi asawa niyo, hindi matutuwa yan. Because sooner or later, sasabihin niya, asa na ako sa marriage na to? Asawa mo ba ako talaga? Or may asawa ba ako talaga? Yan ang lalabas ng hugot niya kapag ikaw na lang lagi nag-decide. Okay? Naipong reklamo yan. Naipong reklamo. Okay? Kaya pag yan
nasa labas ng bahay at nakipag-usap sa mga friends and relatives, o nasa asawa mo, iirap lang yun. Ha? Wala rin naman ng tao, uy, may problema yung dalawang yun. Diba? Sa reaction mo pala, o, may problema yung mag-asawa na yan. Okay? So, finally, a marriage though is a gem. Gem is a precious stone. Ang gem ay pinag-iisa. Diba? The fusion of two elements, ang marriage. Gem. Pareho kayo precious stones. Pag-iisayin kayo. Paano pinag-iisa ang silver, ang gold, or whatever? Tinatanggal yung impurities. Diba? Tinatanggal yung mga dumi, yung tubig. By what? Pressure, heat. Diba? Heat. Ganun ang marriage. Kaya pag bumigay ka, hindi talaga kayo mag-iisa. Hindi kayo magiging isa. Laging may division sa inyong dalawa. Yung may diskarte, asawa mo tapos may diskarte ka din, hindi kayo magiging isa. Talagang araw-araw stressful ang buhay niyo. So you want that happy marriage, happy family na sinabi niyo kanina? So yung mangyari yan? Nagsisimula daw lahat ng problema natin because of our mentality. Ah, yung biyaya. Nagkakaroon din tayo magandang biyaya because of our mentality. Kaya pag yung mentality mo, iba sa mentality ng asawa mo, mahirapan kayo mag-iisa. Perfect marriage na nga lang. Sino niniwala sa perfect marriage dito? Asa kamay? Wala sumasagot. Wala sumasagot. Hindi naniniwala sa perfect marriage ang karamihan Pilipino ngayon. Majority. Pag nag-contact pa kami ni Stanley, sa City Hall ka pa, natuturo ako eh. Hindi pa tapos yung question mark eh. Wala perfect marriage. Bakit? Kasi daw dalawang imperfect human beings. Tanungin mo ang Diyos. Diba? Sa Genesis chapter 1, everything He created was good. And perfect means alignment. Alignment sa design ng marriage. Eh, lagi natin narinig yung mga matatanda. Put God in the center of your relationship. Remember na hindi nag-dwell ang Diyos sa mga temple, katawan, na marumi. Kaya hindi automatic na pupunta agad si Lord sa marriage niyo. Kailangan niyo i-examine sarili niyo. Paano ba ako mapag-usap sa asawa ko? Sinisiguro ko ba siya? Or may lambing ako mapag-usap sa kanya? Paano ako mapag-usap sa asawa ko? Siya ba ay nire-respeto ko? Or ini-insulto ko? Kamay niyo muna sarili niyo. Because pag malinis na kayo sa isip, sa salita, sa gawa, towards one another, then God will dwell. Doon magdidwell ang Diyos. Hindi siya magdidwell sa maruming katauhan. Ang dami reklamo sa asawa. Okay? It's not automatic. It depends on the both of you. Kaya pag malinis na pareho katauhan ninyo sa isa't isa, wala na kayong mga hugot, hindi na kayo nagsisiraan, then God will dwell in your marriage. And everything else, mas madali na i-handle. Direction, goal. Kaya hindi pwede wala kang connection sa God. Because marriage started from the female, from the male. Mananatili kang single kung hindi siya papayag. Diba? Kaya ganun ka, importante na ang lalaki ay matibay. Ano ay connection sa Diyos? Araw-araw. If you want your marriage to have a good direction. So again, babalikan mo yung picture na gusto niyo makita. Happy family, children running around, nagtatakbuhan, masayang dining table. Gusto niyo mangyari. Start it with the right mentality in your marriage. Congratulations. At this point of